Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ating papasadahan ang naging laban ng ating first Women Grand Master ng Pilipinas, walang iba kung hindi sa Janelle May Frayna. Ayan, kontra sa pambato naman ng dating Vietnamese, pero ngayon ay Hungary na no, base sa nakita ko sa Wikipedia. Ito ay si Grand Master Tan Trang Hoang. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ang title niya pang lalaki, no? GM, walang W sa unahan. Ibig sabihin, talagang naabot niya ang titulo ng lalaki na GM. Magkaiba kasi ang requirements ng WGM at ng GM. Mas mabigat po sa GM ng lalaki. Pero naabot ni Hoang, no? Mabigat ito, mga kamatchas. Pang GM ng lalaki ang tiradings. Okay, so ating pasadahan ang game number 1. White dito si Hoang, black si Frayna. Nag d4 si Hoang, nag knight f6 si Frayna, nag knight f3, nag g6, bishop f4, ayan, London system, at ang formation depensa naman ni Frayna ay king's Indian setup, nag e3, nag castle, nag h3 para kung atakihin man ang London bishop ay may aatrasan sa h2, nag d6, so original formation talaga ng king's Indian defense, nag c3, at yan ang pinakapagkakilanlan ng London. Ang bishop nasa f4, pag ganyan ang hugis, solid London player pag kaganyan. At dito nag c5 para may kiliti kagad sa d4, kinapture kagad mga kamatchas, nag d take c5, nag d take c5, nag knight bd2. Bihira itong linya na ito mga kamatchas. Oh. Binuksan ang d-file tapos tatakpan lang din naman. Iba discarded. Tingnan natin, nag knight c6, nag queen c2. Ah, siguro ang idea niya, mamaya magrurok d1 para siya ang unang makakontrol sa d5. Nag b6, ang idea ni Janelle ay magbibishop b7, nag bishop e2, at dito nag bishop b7 na nga develop. Nag castle, nag queen d7, simpleng development pero connect ang mga tore, so okay yan. Nag rook fd1 at dito nag rook ad8. Inilagay din para neutralize lang ang d-file. At dito, nag a4 si Hoang. Yan ang novelty mga kamatchas. Dahil ayon sa huling naitala sa libro, noong 1987, ang ginawa ay knight e4 at nauwi sa tabla. Tagal na pala nito, 1987. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. Okay, pero balik tayo dito sa new move a4. Ang idea, marahil gusto mag knight c4 at later on walang b5 na makapagpapaalis ng knight sa c4. Ang ginawa, nag queen c8, umilag kagad kasi nandyan ang tore, delikado din yan, baka tamaan ng queen. Nag knight c4 na nga, then nag rook takes d1 check, rook takes d1, then nakipagsabayan rook d8, nag knight fe5. So hanggang dito, equal pa rin naman mga kamatchas, walang special flavor na nangyari, wala pang ganap, ika nga. Nag knight takes e5. Nag knight takes e5, nag queen a8, ayan, pressure. Sa g2, ang ginawa, sinalubong lang, nag bishop f3. Talagang gustong-gustong makipagsabayan na talagang pauwi sa endgame ito. Nag bishop takes f3, knight takes f3, at dito, simpleng e6 lang. Nag bishop e5, tinapatan ng fianchetto, hinamo naman ang ating pambato, then aatras din pala. Hanip ang diskarte, no? Kala mo, makikipagsabayan yung pala, aatras lang din. Ano yun? Bumalik, knight f6. Aba, mukhang nagbago isip. Tinawanan mo ako, ha? Katatawa ko pa lang, eh, no? Binalik, nag-knight e8. Kakapture na ba? Umilag ulit. Bishop g3, bumalik uli si Janelle. At dito, nagbago isip. Bishop h4. Kasi, kung uulitin ang bishop e5, ay mahuhulog na sa threefold repetition. Tabletas automatic, mga kamatchas. Pabor sa ating pambato. Dahil ang rating, 2400 dyan, no? E 2100 lang si Janelle. Tapos, black pa si Janelle, magwa-white sa next game. Mabigat pagka white pieces eh. So, kaya dito, na-realize siguro ni Hoang, nagbago. Nag-bishop h4, then nag-h6 lamang para protection sa g5, then may mga temporary g5, maaaring ganon, ma-atake ang bishop sa h4. Ang ginawa, nag-rook d3, ano plano? Maaaring mag-queen d1 para talagang puwersahin na si Janelle ang unang kakapture at maunahan ni Hoang ng control sa d5. So ang ginawa dito, nag-rook d5, equal pa rin. Bishop takes knight, kinapture na. Bishop takes f6, nag-e4, nag-rook d8. Kumbaga, sa isip dito ni Janelle, ikaw ang unang kumapture. Ang gusto kasi ni Hoang, si Janelle ang unang kakapture sa rook eh.
Eh, inatrasan lang. Nag-queen dito. Aba, talaga nga naman. Nag-queen dito, pinagpatom. Tineret ang pawn sa h6. Nag-king g7. Ikaw nga kasi ang unang kumapture. Aba, talagang kinapture na. Nag-rook takes d8. Nag-queen takes d8. Queen takes d8. Bishop takes d8. Hanggang dito, equalacious pa rin mga kamatsas. Walang ganap, walang spicy flavor. Ang ginawa dito, nag-king f1. Use the king as a fighting piece. King must be active dahil endgame na mga kamatsas. Nag-f5 at dito, nag-king e2. Yan. Ngayon lang nagkaroon ng kaganapan ha. Nag-king e2 lang at talagang pinapa-capture ng buong-buo ang pawn sa e4. Pero hindi pinansin niya ng ating pambato, nag-a6 lamang. Bakit? Kasi kung kakapturin niyan, may simpleng knight dito lamang, hindi rin naman madidepensahan eh. So magre-resulta pa, sa 3 pawn islands lalabas ang pawn structure ng black, samantalang sa puti ay may healthy 2 pawn islands lamang. Okay, so parang dinidiskartehan nito ni Hoang sa pawn structure. So king e2, ang ginawa dito, nag-a6, nag-knight e5, ayan na, nagparamdam na, pumasok na, bishop c7, knight c4, king f6, nag-e5 check. Ang idea, kung kakapturin, mabibitin nga naman ang pawn sa b6. Kaya dito, nag-king e7, so equal pa rin. Nag-b4, capture, then b5. Kasi dito mga kamatsas, kung hindi mag-b5 ang black, uunahan niya ng puti. Nako, maninikip ang galawan ng black dyan. Okay, kaya dito, nag-b5 na. b5, 8x b5, nag-knight a3. Oo nga, makakapture nga ang pawn sa b5, pero capture naman ang pawn sa e5. Then nag-knight x b5, nag-g5, so progress lang. Nag-king d3, nag-h5, kapang lang dyan sa kabila. At dito nag-knight d4, yun nga lang mga kamatsas, sa hindi inaasahang sandali, ay kinapture ng ating pambato ang yokabab sa gitna. Bishop takes d4, na nagresulta ng malaking pagkatalon ng value points pabor sa puti. Decisive advantage kagad sa resulta ng king and pawn ending na ito mga kamatsas. Dahil may outside pass pawn ang puti. So iintindihin ng black king yan, then ang white king ay magpo-focus kung papaano haharbisin ang mga pawns na yan, samantalang ito ang panggulo, yung outside pass pawn. So dito, ang safe lang daw para equal pa rin, king d6 equal pa rin. Marami pang giri-giri ang paikot-ikot ito. Walang kaklaro-klaro na mananalo ang puti, equal ang evaluation, at pwede ring mag bishop c7 followed with the king d7, mga ganun, or bishop b6. Ayan, makiramdam lang muna, equal pa rin mga kamatsas. Ito binigay na continuation. f3, bishop b6, knight b3, king d6, knight d2, king d5, g4, capture, bishop d8, b5, king c5, knight b3, check. Pero dito, wala eh. So, check, anong gagawin? Kahit gumanito lang muna. Mag-king d5 lang muna. Or kung kakapturin ito, capture, knight d4 check, pwede pa rin. King b6 lang. At kapag nag-knight takes e6, capture muna. Siyempre, pag kinapture yung libreng bishop, kakapturin uli ang pawn sa h3. So, pursado, h takes g4, then bishop e7. Pagpalagay ng mas malapit ang king na yan, king e4, king c6, king f5, king d7. So, pag nag-knight takes g5, syempre huwag capturein yan. Mananalo ang puti sa simple king and pawn ending. King e8 lang. Okay, pag knight f3, king f7 lang. Tabletas mga kamatsas. Hindi makakatulak yan, aabangan lang yan. Itatagpasin na yan. Then, pag nawala na yung pawn, insufficient material, hindi makakamatsas ang isang yokabab lamang. Okay mga kamatsas, ayan po. So, dito pag knight b3 check, balik tayo ha. Balik natin sa posisyon na ito. Kung magkiking d5, pwede pa rin. Maraming approach ng equalacious, mga kamatsas. Ang daming pang equal, oh. So, dito, capture daw. Capture. Knight d4, f4. Di makaprogress, eh. Ang ganda ng bishop, eh. Ayan. Equal din ito. Yun nga lang, mga kamatsas. Hindi ko alam kung ano na ito, ha. Baka panic time na rin, eh. Oh, nakalampasan ng 40 moves. Ibig sabihin, nanganak na ng 30 minutes, no? Baka napadali, ano? Napadali. Bishop takes knight. Blunderacious mga kamatsas. Pag capture, then nag-king d6, nag-b5, nag-e5 check. Baka dito marahil lang ha, marahil lang po, hindi ako sigurado. Baka ang nakalculate ni Frayna ay king d3 lamang or king e3 or king c3 na may king c5, eh maliligaw nga naman yung pawn sa b5. Yun nga lang, napakalakas ng king c4 mga kamatsas. Pang minti na pala yan, no?
Namintin na ang outside pass pawn, yan ang mabigat dyan. Kasi pag king c4, hindi maka king c5, hindi maka-activate ang king. So dito, napuwersa, mag h4, nag f3 na, tumbukan pa ang good move. Napakaganda ng tirang f3 mga kamatsyas. Then ang ginawa dito, nag king c7, king d5, nag e4, capture lang, f4. Sa pag-asa dito ni Janelle na mag gg4 sacrifice, na pag kinapture may f3, capture, paki-imagine nyo po, magtutuloy-tuloy ang h pass pawn. Yun nga lang, napakabigat ng realization ng king e5. Hindi makatulak ng g4 dahil pipitasin ang pawn sa f4. Then, nananatiling may extra pawn ang puti. And wine sa king and pawn ending na ito. Ayun mga kamatsya, sayang ang half point. Pero, ganun talaga ang chess. So, bawi tayo next game. Kaya pa yan ni Janelle. Babawian yan. Ngayon po, ongoing ang kanilang bakbakan. Live yon. So, baka gusto nyo silipin, silip kayo sa chess24.com. Sa Lichess, meron din. Ayan, maraming mga nag-i-air nito ng live. Ayan, so, i-analyze natin, God willing, bukas ang mga kapanapanabik na kaganapang nangyari sa kanilang second game sa ating mga kababayan, especially mga kamatsyas. Okay, nadali tayo, sayang. Pero, lalaban tayo, harapin ang hamon ng buhay na to. Lalaban tayo, isigaw tayo ay Pilipino. Yun, napakanta na naman tayo mga kamatsyas. Okay po, hanggang sa muli, maraming salamat muli at sana natuto kayo dito sa video na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at nakakapag-follow ng ating Facebook page na RNT Music and Chess, nakapost lang po ang link niyan sa description below. Follow na kayo and subscribe sa ating YouTube at pakiclick nyo na rin ang notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.